Supply ng asukal sa bansa posibleng magkaubusan sa katapusan ng buwan ayon sa Sugar Regulatory Administration. Suggested retail price ng ilang bilihin gaya ng tinapay at delata posibleng tumaas ayon sa DTI. SRP naman sa mga gamit pang eskwela, inaasahang mailalabas sa mga susunod na araw. Reklamong direct at indirect bribery laban kay dating Senadora Laila De Lima ibinasura ng ombudsman. Sa laysay ng mga testigo, hindi umano nagtutugma. Mga nagkaka-leptospirosis dumami ngayong taong ito ayon sa Department of Health. Vice Presidente at Education Secretary Sara Duterte nag-inspeksyon sa mga paaralan sa Limasawa na nasira ng bagyong Odette. At ice skating skills, ika nga ng ilang Kapuso artist, bibida sa bagong series na Frozen Love. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi, Luzon. Magandang gabi, Visayas. Magandang gabi, Mindanao. Mga Kapuso, kapapasok lang po ng balitang ito. Hindi pinayagan ni Pangulong Bongbong Marcos ang plano ng Sugar Regulatory Administration o SRA na mag-angkat ng 300,000 metriko tonelada ng asukal. Ang planong pag-aangkat ay iminungkahe ng pamanuan ng SRA para mag-angkat. Planong pag-aangkat po minungkahe ng SRA para maibsan daw ang kakulangan ng supply at patuloy na pagtaas ng presyo ng asukal sa mga pamilihan. Pero sabi po ng palasyo, ang pangulo ang chairman ng Sugar Regulatory Board at mariin daw niyang tatanggihan ang planong ito. Hinihingan pa po namin ng karagdagang detalya ang palasyo kung ano ang magiging plano para masolusyonan ang problemang ito. Lalo't sabi ng SRA, posibleng sa katapusan ng Agosto ay magkakaubusan na ng supply ng asukal. Narito pa ang pagtutok ni Bernadette Reyes. Warehouse na ito sa Quezon City, punong-puno raw noon ng asukal. Wala silang bodegang malaki. Pero na mag-inspeksyon ng Department of Agriculture at Sugar Regulatory Administration kanina, kapansin-pansin raw na kumonti na ang nakaimbak dito. Sa taya ng SRA, sa katapusan ng buwan, magkakaubusan na ng supply ng asukal sa bansa. Magiging deficit po tayo towards end of August 31. Yan ang projections natin. More or less mga 30,000 metric tons yung raw, 20,000 metric tons yung refined. Para maibsan ang kakulangan, maaga nang magigiling ng tubo ang 5 sugar mills na kadalasan sa buwan ng Setyembre pa nagsisimula. With this early milling ng mga sugar mills natin, baka wala na tayong magiging negative towards the end of August. Dahil sa lalong humihigpit na supply, umabot na sa 115 pesos ang kada kilo ng asukal sa ilang pamilihan. 100 pesos naman ang karaniwang presyo. Habang hinihintay ang pagdami ng local production, magtatakda ng suggested retail price ang SRA at DA. Depende sa magiging usapan kasama ang mga magsasaka, millers, traders at retailers, maaaring ipako sa 90 pesos ang presyo. As early as now, we want to do, DA and SRA would like to do something. That's why we will be having a consultation later. Para po may immediate solution tayo for the consuming public. Para hindi naman parang pataas na pataas eh. Sabi ng Department of Trade and Industry, handa silang ipatupad ang SRP ng asukal kung humingi ng tulong ang Agriculture Department. Pati ang sibuyas na pula, maaaring ipako rin sa 90 pesos kada kilo dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo nito mula noong Hunyo. What we are looking at is first to encourage more white onion production. Ano ba po ang rason kung bakit hindi tayo masyadong nagtatanim ng white onions? And if there is a way to increase our production. Sa pinakahuling price monitoring ng DA, 140 pesos na ang kilo ng pulang sibuyas. Mas mataas ito ng 50 pesos kada kilo kumpara noong Hunyo. Base sa monitoring ng Department of Agriculture, wala nang mabiling puting sibuyas sa karamihan ng mga malalaking pamilyan sa Metro Manila. Pero dito sa San Andres Market sa Maynila, makakabili pa sa halagang 350 hanggang 400 pesos kada kilo. Ang kada piraso tulad nito, aabuti ng 77 pesos. Ang mas malaking puting sibuyas naman, kagaya nito, aabuti ng humigit kumulang 130 pesos. Mahirap po, mahirap. Kasi lagyan, oh. Bago kami nakabili ng 10 kilo,
3 araw. Iniipon pa ng suki namin yung para makasampung kilo kami. Mataas po kasi yung puhunan. Pag mataas ang puhunan, mataas din po ipapasa sa customer. Brinadette Reyes, Nakatuto, 24 Oras. Matapos sa mga pagbaha sa Kapisayan, Metro Manila, tilampang bahagi ng bansa, pinangangambahan naman ngayon ang pagsipa muli ng mga kaso ng leptospirosis. Ang leptospirosis po ay sakit na nakukuha sa ihi at dumi ng daga at iba pang mga hayop na pwedeng ikalat sa pamamagitan ng maruming baha. Ayon sa Department of Health, mas dumami ang mga tinamaan niyan ngayong taong ito kumpara noong taong 2021. Babala mga kapuso, medyo maselan po ang video na inyong mapapanood. Nakatutok si Joseph Morong. Tuwing umuulan, kinakabahan na si Criselda Mar. Takot daw siya sa leptospirosis sa sakit na nakukuha sa ihi ng mga dagang tulad nito na naglalaro pa sa basura at iba pang hayop na kontaminado ng bakteriyang Leptospira. Humahalo kasi ito sa baha, nakakapasok sa katawan ng tao sa pamamagitan ng sugat, mata, ilong at bibig. At ang kanilang inuupahang bahay sa Barangay Rojas sa Quezon City, siguradong lubog sa baha kapag tuloy-tuloy ang pag-ulan. Kasi ang tubig dito madumi. May mga sakit-sakit, mahirap na. Sabi nga ng kanilang kapitbahay, abot hanggang leeg pa ang tubig. Yung mga alupihan, mga yung ipis. Mga daga, marami. Daga, minus dito. Ano lang, ipis at saka alupihan. Maganyan-ganyan na sa ano. Agoy! Sa dalas ng baha dito sa Barangay Rojas, may marker na nga dito sa poste kung gaano kataas ang tubig. Pero hindi lamang ang baha ang kanilang problema, kundi ang mga sakit na dala nito. Sa litratong ito, kita kung paanong nalubog ang maraming tindahan at bahay sa barangay nung umulan ng malakas itong nakaraang buwan. Sa dalas na bahain ng lugar, inaagapan na raw nila ang leptospirosis. Binibigyan daw ng barangay ng gamot ang mga may sugat na lumusong sa baha. Since I'm a physician, I'm a licensed physician, I can dispense yung medication. It's an antibiotic, kailangan siya may RX, may prescription. Sabi ni Kapitana, ang pag-iwas sa baha raw talaga ang panlaban sa leptospirosis. Pero kung hindi maiiwasan, pagdating mo sa house is mag-wash up ka, maghugas ka talaga, soap and water, tapos yun nga, kung talagang lumusong ka na ano, we will give you medication. Ask para sa ano. Ask your doctor. Yes, ask your doctor. Sa East Avenue Medical Center, may 4 na kaso ng leptospirosis. Mga edad 50 hanggang 70 years old na may history raw ng paglusong sa baha. Ang mga severe na kaso, nahihirapan na raw umihi. Sa datos naman ng Department of Health, mas mataas ang 27% ang mga kaso ng leptospirosis sa bansa mula January 1 hanggang July 23 ngayong taon kumpara sa parehong panahon noong 2021. Mayroon ng mahigit 1,000 kaso ng leptospirosis sa buong bansa. 156 na ang namamatay dahil sa leptospirosis. Noong isang buwan, 19 ang namatay dahil dito. Pinakamaraming kaso sa NCR, Region 2 at Region 6. We know that every time that there is rainy season, nagbabaha, mas vulnerable po ang populasyon natin sa ganitong klaseng sakit. Ilan sa sintomas ng leptospirosis ay mataas na lagnat, matinding sakit ng ulo, panlalamig, pamumula ng mata, paninilaw ng balat, pananakit ng tiyan, diarrhea at pagsusuka. Joseph Morong, Nakatutok, 24 Oras. Posibleng tumaas ang suggested retail price ng ilang bilihin gaya po ng tinapay at delata. Ayon po yan sa Department of Trade and Industry. Inaasahan ding maglalabas ang DTI ng SRP para sa mga gamit pang eskwela. At nakatutok si Ivan Mayrin. May ihihigpit pa ba ang inyong sinturon sa mahal na mga bilihin? Sabi ng Department of Trade and Industry, may ilang bilihing saklaw ng suggested retail price o SRP ang papayagan pa magtaas presyo. Kabilang sa mga nag-apply ang tinapay at mga delata. Dahil tumaas po rin yung presyo ng raw materials in the international market, kasama yung logistics or yung distribution cost nila pagdating dito, meron pong mga mapapayagan, bahagya na pagtaas at meron din pong mga hindi mapapayagan. Huling naglabas ng SRP ang DTI nitong Mayo. Sa mga susunod na araw, inaasahan maglalabas din ng DTI ng SRP para sa school supplies. Hopefully, itong matapos itong linggo or hanggang early next week, makikita po natin dito yung price range. Halimbawa, ang notebook, kung ilang number of pages siya or ilang leaves. Ang ruler, iba-ibang make yan. May kahoy, may bakal, merong plastics.
patuloy namang pinaiiral ang price freeze sa Abra hanggang September 26. Dato Muntawal, Maguindanao hanggang September 16 at Bauco Mountain Province hanggang October 4. Mahigpit daw na ipatutupad ng mga regional officer ng DTI ang mga presyo sa mga nasabing lugar na tinamaan ng kalamidad para masigurong walang anumang pagtaas. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras. Bumisita ngayong araw na ito sa Isla ng Limasawa si Vice Presidente at Education Secretary Sara Duterte para magatid ng tulong at regalo sa mga estudyanteng magbabalik eskwela. Nakatutok si Nico Sereno ng GMA Regional TV Balitang Bistak. Pasado alas 11 kaninang umaga nang dumating sa Kabulihan Covered Court sa Isla ng Limasawa si Vice President at Education Secretary Sara Duterte. Nandoon ang bise para tingnan ang mga paaralan sa bayan na lubhang naapektuhan ng dumaang bagyong Odette noong Disyembre. Pinangunahan din niya ang pagbibigay ng ayuda at regalo para sa mga kabataan na magagamit nila sa nalalapit na pasukan. Nagpaabot din ng pasasalamat si Duterte sa suporta ng mga tao sa kanya sa nagdaang eleksyon. Bukod sa isla at bayan ng Limasawa, may iba pang lugar sa Eastern Visayas na pupuntahan ni Duterte ngayong araw at bukas. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Bisdak, Nico Sereno, Nakatutok, 24 Oras. Bumaba po ang one-week growth rate ng COVID-19 sa Metro Manila ayon sa grupong Okta Research. Mula sa 14% noong August 2, 5% na lang daw ito matapos makapagtala ng 828 COVID-19 cases kahapon. Mula naman sa 1.24, bumaba rin daw sa 1.17 ang reproduction number o yung dami na nangahahawa sa isang may COVID. Sabi ng Okta Research, wala pang garantiya pero posible raw na mag-peak na ang COVID cases sa susunod na linggo. Ay, sana nga magtuloy-tuloy na yan. Hindi bababa sa 40 milyong pisong alaga ng illegal na droga ang nasamsam sa magka-live-in na partner dyan sa Quezon City. Nakatutok si Darlene Kai. Mula pa lang sa labas ng townhouse na ito sa Cubao, Quezon City, umaalingasaw na ang amoy ng mga hinihinalang shabu, kush, ecstasy, cocaine at cannabis oil na nakahalo raw sa vape products. Nakaimpake pa sa mga karton ng mahigit 40 milyong pisong halaga ng mga kontrabando na tumambad sa mga operatiba ng QCPD Station 2 at 7 kasunod ng kanilang buy bust operation. Inaresto ang mag-live-in partner na sina Riza Bilbao at Alvin Rapinyan. Kasama pa nila noon sa bahay ang kanila raw 2 taong gulang na anak. Mayroon pong mga tumatambay dito na mga sasakyan na who are having drivers. They just park here with engine on, then after a few minutes, leave this area. Online daw kung makipagtransaksyon ang mga suspect. Karaniwan daw sinisilid ang mga droga sa loob ng mga damit o kahon ng laruan bago ipadala sa mga customer. If we look at the items confiscated, some were packed locally, but others were generally they are packed from abroad or due to the markings on the items confiscated. May mga parokyano sila sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Tumangging magbigay ng pahayag ang mga suspect. Patuloy ang follow-up operations ng pulisya. We have the Facebook account. We have the names of their groups. And for now, meron na po tayong ginagawang hakbang doon na ma-identify po natin who are those persons behind this scrupulous Facebook account. Ang anak naman ng mga suspect ay nasa kustudiya na ngayon ng DSWD. Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras. Spotted si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nag-iikot sa Davao City sakay ng kanyang motorsiklo. Sa isang post ni Senador Bongo, makikita si Citizen Roddy na enjoy sa kanyang pagmomotorsiklo. Sabi po ng senador, hindi raw matiis ng dating Pangulo na hindi pumasyal at mag-ikot sa lungsod kahit madaling araw na. Game na game rin daw siyang nakihalubilo sa ilang sundalo, pulis at security guard na kanyang nadaanan at inaya pa silang kumain ng durian. Perwisyong baha pa rin ang nararanasan sa ilang bahagi ng Mindanao.
sa Dapu, Montawal, sa Maguindanao, makikita ang unti-unting pagguho ng bahay na ito sa gitna ng malakas na baksak, mga kapuso, at saka ragasa ng tubig. Kahapon po yan. Naku po, tingnan nyo. Umapaw ang kalapit na ilog dahil sa malakas na buhos ng ulan. Agad ding naman daw na nailikas sa mga residente. Buti na lang, bahari ng ilang kalsada. Nagpaabot na raw ng tulong ang lokal na pamahalaan sa mga apektadong residente. Sa Pikit, Cotabato naman, apat na pamilya ang pinagtulungan sa Gipin matapos matrap o maipit sa abot dibdib na baha. Sa barangay Inugog, isinakay na sa Palangana ang isang bata dahil sa baha. Ayon sa PAGASA, ang mga pag-ulan na nagpabaha sa ilang bahagi ng Mindanao ay dulot ng tinatawag na thunderstorms. Dahil sa hindi raw tugmang salaysay ng mga testigo, binasura na ng ombudsman ang reklamong direct at indirect bribery laban kay dating Senadora Laila De Lima at ang tauhan niyang si Ronnie Dayan. Kaugnay po yan sa paratang na tumanggap daw ng suhol si De Lima mula sa umunoy drug lord na si Kerwin Espinosa sa pamamagitan ni Dayan. Nakatutok si Maki Pulido. Sa pagbasura ng ombudsman sa reklamong direct at indirect bribery laban kay dating Senator Laila De Lima, sinabi ng ombudsman na inconsistent o hindi tugma ang mga salaysay ng mga testigo laban sa dating senadora. Kaugnay ito ng alegasyong tumanggap umano ng 8 milyong pisong suhol si De Lima sa pamamagitan ng dati niyang aide na si Ronnie Dayan. Mga salaysay ng di umano'y drug lord na si Kerwin Espinosa at Marcelino Adorco, isa sa mga dating bodyguard ng ama ni Espinosa ang ginamit laban kay De Lima. Pero ayon sa ombudsman, hindi nagtutugma ang kanilang mga salaysay. Ilan sa ipinunto sa resolusyon ng ombudsman, sa salaysay ni Kerwin Espinosa, inabot niya ang kabuuang 8 million peso sa apat na magkakahiwalay na pagkakataon. Isa rito nang magkita sila sa Baguio City. Pero sa salaysay ni Adorco, binigay ng buo ang 8 million pesos nang magkita sina De Lima at Kerwin sa isang restaurant sa Pasay City. Hindi rin daw tugma ang kwento ng dalawa tungkol sa pagkikita ni De Lima at Espinosa sa Baguio City. Sabi raw ni Kerwin, sinabihan siya ni Ronnie Dayan, driver ni De Lima, na magpunta sa Baguio City. Pero sa salaysay naman ni Adorco, nasa Baguio na sila nung di umano'y sinabihan ni Dayan si Kerwin na magpunta sa Baguio City. Malamang, sabi ng ombudsman, nasa Baguio talaga si De Lima para mangampanya at chance encounter lang ang pagkikita ni na Kerwin at De Lima. Dahil sa mga hindi nagtutugmang salaysay, ibinasura ng ombudsman ang mga kaso laban kay De Lima at driver niyang si Dayan. Walang sinasabi si Kerwin na yung four tranches na yon na may mga butal pa yung iba, 1.7 to 0.3, ay inabot niyang personal kay De Lima. Wala rin sinasabi si Kerwin na si Dayan ay inutusan ni De Lima. Nirekomenda ni Assistant Ombudsman Jose Balmeo Jr. ang pagbasura sa mga kaso noong February 2022 o ilang buwan bago binawi ni Kerwin Espinosa ang kanyang mga akusasyon laban kay De Lima. Inaprubahan ni Ombudsman Samuel Martires ang resolusyon noong May 2022. I have to see the documents. I have to look into the documents that are in support of the discussion. Wala akong nakitang merito sa kaso ni Laila De Lima. That's why I agreed for the dismissal of the case. Para sa mga abogado ni De Lima, isa na namang patunay ito na gawa-gawa lang ang mga akusasyon laban sa senadora. Importante ito dahil ito isang patunay na meron talagang pattern ng panggigipit na ginawa noon kung saan may mga drug personalities na pinilit, tinakot, trineten para gumawa ng mga imagined accusations against Senator De Lima. Dalawa pang kaso ng conspiracy to commit illegal drug trade ang kinakaharap ni De Lima sa Muntinlupa Regional Trial Court. Noong February 2021, na-dismiss na ang isa sa mga kasong conspiracy to commit illegal drug trade dahil sa kakulangan ng ebidensya. Nang tanungin ang DOJ kung makakaapekto ba ang pagbasura ng ombudsman sa mga kasong kinakaharap ni De Lima sa Muntinlupa, sabi ni Secretary Boying Remulla, bahala na ang mga korte. Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras. Good evening mga kapuso. Huling dalawang gabi na ng Kapuso Mystery Romance Series na Love You Stranger. Ang mga eksena at revelasyong dapat ninyong abangan sa Chika ni Katatibayan.
Why do we keep bumping into each other in the wrong place and not the wrong time? Mabibigyan linaw na ang lahat ng kababalaghan sa Santa Castela sa huling manggabi ng Love You Stranger. Sabi ng mga bida na series na sina Gabby Garcia at Khalil Ramos, mapapakapit kayo sa tindi ng mga eksena at mga hindi inaasang revelasyon sa drama series. Ano mangyayari sa relationship ni Ben and LJ? Ano mangyayari sa taong nasa basement? Anong mangyayari sa hustisya for Lorraine? Ang dami. Anong mangyayari sa Lilom? Merong talagang sobrang laki na mangyayari. And of course, it involves the entire cast. So, ayun, abangan nila. Para sa cast, maihahalin tulad ang Lilom sa mga pagsubok natin sa buhay. Lilom is a shadow and tayong lahat sa buhay natin. We all have our challenges in life that could be represented by these shadows. Pero at the end of the day, no matter how powerful your shadows can be, all it takes sometimes is for you to turn around and find your light. It's a shadow representing all of our maybe mistakes in the past, our regrets. Basically anything na pumipigil sa atin from actually unlocking our true potential, from actually doing what you want to do. And so, ayun, hopefully with enough courage and guidance, you eventually are able to seek the light. Kamakailan din ay nag-short reunion si Khalil sa mga kaibigan niyang Thai stars na sina Tata Juan at Nuthi Tipum na first time ding na-meet ni Gabby. Expect a fun collab daw among Gablil and Tainu soon. They're super sweet, very warm. Sila mismo nagsabi na, let's collab, let's do something together. So on the night when we took them out for dinner, nag-cross collab kami. So we were doing something for Front Seat Foodies. And they were doing something as well for their own social media. Kaya nakakatuwa kasi it was just like a friendly night. Alam mo yun, everybody was just so game. And sana meron pang mas mahabang panahon na makapag-bond kami together. Kasi jive talaga kaming apat. Katatibayan, updated sa showbiz happenings. Susunod! Doktor inireklamo dahil sa pangmumulestya umano ng isang pasyente. At ang cast ng Running Man Philippines balik bansa na mula sa South Korea. Tututukan natin ang lahat ng yan at iba pang mga balita sa pagpapatuloy ng 24 oras. Pangalan ko, Lolo Smart. 67 na ako. Wala, retired na ako sa pagre-repair ng electronics, no, mga gamit dito sa bahay. And then, busy na ako sa pag-YouTube. FM, transistor. Bigla na lang. Ayaw na mandar. Ayaw na tumunog. Ayaw na tumunog. Yung dalawang blue, yan. Mahilig ako sa photography. And then, may alam ako tungkol sa electronics, but hindi ko pagsalubungin. Pag nagsalubong yon, may video ko na ma-share. At naging passion ko na yan, naging adikain ko na makatulong.
kung ano sira at kung may pag-asa pa. Ang tutorial po ng Lolo Smart, wala pong lihim, wala pong itinatago na mga techniques sa pagre-repair. Ayan po ay talagang sinasabi ko na para nang sa ganon yung matututo ay hindi kukunot ang noo, maiinis at hindi pa niya nagagawa. Alam ko, detalyado, mahinahon, at yung nanonood parang katabi ko lang talaga. Isa lamang pong warning. Basta lagi niyong bubunutin to. Bago po natin ituloy, ito nga pala ho. Kung ang passion mo ay makatulong, makakarating ka kahit saan. Kung may pag-asa, yes! Like the idea of creating art, tapos they, may deeper meaning yung art na yun. So, doon nagsimula yung talagang pagiging interested ko na with just a simple art, it can create a big impact on the society. Ayaw ko siyang gawin before, pero recently, tinry ko siya ulit after so many attempts. And then this one, masaya naman ako dun sa naging output na nagawa. Siguro, one of the main reason why people appreciate my works more is because I kind of portrayed the whole feeling and meaning of the painting. Thank you.
I think one of the main reason bakit siya nag-viral is because maraming nagre-reminis na tao, maraming nakakaalala sa childhood nila. Ang dami nakarelate doon. Meron din yung mga nag-message sa akin ng mga matatandang tao na sinasabi nila na naalala nila yung childhood nila. Meron din yung mga ibang tao na naalala nila yung grandparents nila, yung parents nila, yung buhay nila doon sa bukid. Nahaharap ngayon sa reklamo ang isang doktor na nang molestya umano ng kanyang pasyente sa ospital. Ang suspect ay nagpanggap pa raw na susuriin lang niya ang biktima. Yan ang tinutukan ni John Consulta. Pasado alas 4 ng madaling araw noong March 7, 2022, nang sunduin ni Dr. Aster Peralta Ramos sa third floor sa ospital ng Makati, ang 18 years old na pasyente na si Virgel, hindi niya tunay na pangalan. Kita sa CCTV ang paglalakad ng dalawa para umano sa isang medical procedure kaugnay ng pananakit ng kanyang appendix. Nagtataka ako kung bakit malayo yung pupuntahan namin pero hindi niya ako ina-assist kahit sa swero ko or kahit bigyan man lang niya ako ng wheelchair. Sunod na makikita sa CCTV ang pagpasok ng doktor at ng pasyente sa isang kwarto sa second floor kung saan nagtaka ang biktima dahil isa sa ilalim daw siya sa ultrasound pero wala namang equipment para dito. Ayon sa biktima, pagdating sa loob ng kwarto, doon na siya, minoles siya ng suspect. Mabilis na lumabas ng kwarto ang pasyente habang hawak ang kanyang dextrose na kunan naman ng tangkang paghabol ng doktor. Pinilit ko na lang tumakbo sa third floor kahit sakit yung ano ko. Yung tiyan ko, natutulog nun si Lola tapos kinising ko siya, sabi ko, lalalis na tayo dito. Dumulog sa NBI ang biktima at kanyang pamilya para ireklamo ang nangyaring umano'y pangahali ng doktor. Siguro po, ang iniisip nitong doktor ay hindi mararamdaman nung biktima dahil nga may anesthesia na. Pero nagkamali po itong subject natin dahil naramdaman pa rin at nakita nga ng bata yung ginawang pangahali sa kanya. Tinutukan ito ng NBI para mabigyan din ng justisya kung ano man ang nangyari dito sa ating complainant. At ito rin ay isa ring avenue na tawagin kung sino man ang mga posibleng naging biktima na lumantad din dito sa aming opisina para maimbestigahan din namin ang kanilang mga kaso. Kanina, nagpunta kami sa ospital ng Makati para kunin ang panig ng doktor at ospital. Pero hanggang sa ngayon ay wala pa silang ibinibigay na statement habang si Dr. Ramos ay nag-resign na raw sa ospital. Sinampan na ng NBI ng kasong acts of lasciviousness ang inireklamong doktor habang itutulak daw ng biktima ang pagpapatanggal sa kanya ng lisensya para ang bangungot na kanyang pinagdaanan hindi na raw mangyari sa iba. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Happy at excited ang cast ng Running Man Philippines sa kanilang pagbabalik bansa pagkatapos ng 6-week workation sa South Korea. Nagbahagi pa sila ng ilang lessons na natutunan daw nila sa kanilang taping. Yan ang chika ni Corinne Katibayan. Annyeonghaseyo! Welcome home, Running Man PH team! Nakabalik na mula sa kanilang 6-week work trip sa Seoul, Korea, sina Glyza De Castro, Kokoy De Santos, Lexi Gonzalez, Angel Guardian at Buboy Villar. Kwento ng cast, na-delay ang kanilang flight dahil sa malakas na ulan. Nabalitaan rin daw nila ang malawakang pagbaha sa Seoul bago sila umuwi. Medyo kinabahan lang nga kami kasi umuulan all day and nakita nga namin na may mga kasamahan kami na staff namin na mga Koreans, mga interpreters namin na affected by the flood. So na-stranded sila, hindi sila naka-uwi after the taping. But we're very thankful na naka-uwi kami ng safe at walang nagkasakit sa amin dahil may COVID cases pa din. Medyo mixed emotions kasi masaya kasi makaka-uwi na, makasama mo na ulit yung pamilya mo. Pero sad kasi parang napamahal ka na rin dun sa Korea. Unforgettable raw ang experience nila sa South Korea. Isa sa mga tumatak ang pagkakaiba sa kultura nito kumpara sa Pilipinas. Surreal, as in sobrang surreal. Yung system na ginawa ng SBSS, pinapa-experience nila sa amin yung culture ng Korea while we're doing our mission. Sa haba at sa grabe ng pinagsamahan namin sa mga mission, of course, meron talagang sepangs. I'm pretty sure na hindi ito yung huli. Na-appreciate din namin yung mga Koreans.
Lahat yung mga cameramans, lahat okay. yun din mamimiss namin. And also the missions, syempre. And oh, oh, hindi ako iiyak! Mamimiss ko, mamimiss. Sa taping, wala raw silang script habang ginagawa ang missions. Kakaiba raw ito sa nakasanayan nila. Natutunan ko na competitive din pala talaga ako. In my own way. Rain or shine, tuloy kami sa mga challenges na ginagawa namin. Excited din kami na ma-share yun sa tao kung sino kami at kung ano yung mga natutunan namin sa sarili namin. Sobrang grateful kami sa GMA for giving us this once-in-a-lifetime opportunity to work with the amazing team. Ang dami namin natutunan sa kanila actually at ang dami naming binaon talaga dito. Naiwan pa sa Seoul sina Ruru Madrid at Mikael Daez. Mark your calendars mga kapuso, malapit na ang first airing sa September 3 and 4. Sa ngalan ni Mick at ni Ruru. On 3, 1, 2, 3. Let's go Running Man! Korean Katibayan nakatutok, 24 oras. Ang ulat panahon ni GMA resident meteorologist Nathaniel Mangtani Cruz. Oh, mga kapuso, kahit po kabi-kabila yung mga pagbaha nitong mga nakalipas na araw, eto, mababa pa rin yung rainfall o dami ng ulan na naitala sa malaking bahagi ng bansa kung ikukumpara nyo sa pangkaraniwang Agosto. Base sa inilabas na datos ng PAGASA, eto, mas mababa sa normal na dami ng ulan yung natanggap ng halos buong bansa, yung kulay pula at dilaw na yan, ha, sa unang siyam na araw ng Agosto. Kabilang na po dyan, yung western section ng Luzon, lalo na yung Ilocos Region at Central Luzon, eh dapat po maraming pag-ulan ang natatanggap nila ngayon at ito ay dahil sa epekto ng hangin na bagat. Kadalasan kasi mga kapuso, thunderstorm ang mga nagpapaulan at hindi tuloy-tuloy yung mga pag-ulan. Ang thunderstorm, biglaan lang po kasi ulan yan. At dahil dyan, patuloy ang pagbaba ng level ng tubig dito naman sa angat ng mga kapuso na ngayon nasa 178.15 meters na lamang. Mas mababa yan kaysa dun sa tinatawag na low water level na 180 meters. Dapat kasi mga kapuso, pag ganitong buwan na nagsimula na yung hanging habagat, eh mas mataas na sa 180 meters yung level ng tubig at dapat tuloy-tuloy na yung pagtaas niyan. Pero yan, mababa pa rin. Para naman bukas, eh unti-unti na po na humihina yung habagat dahil walang humahatak dyan, yung bagyo na humahatak dyan, wala na. Kaya asahan nyo na, unti-unting hihina yan, pero may mga pag-ulan pa rin sa iba't ibang bahagi ng bansa. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, bukas, araw ng Huwebes, buong araw ang ulan. Diyan sa may Batanes, ilang bahagi ng Ilocos Region, lalo na sa may Pangasinan, yung mga probinsya ng Bataan, Zambales, kasama na rin ang mga isla ng Mindoro at Palawan. Pero pagdating ng hapon, may ulan na sa iba pang bahagi ng Luzon. Pero ito, mga thunderstorms sa mga kapuso. Ha? At muli, dahil thunderstorm, may mga lugar na makakaranas sa malakas na ulan, yung kulay orange na nakikita nyo, na pwedeng magdulot ng mga biglaang pagbaha at landslide. Wala namang ulan sa umaga sa buong Visayas at Mindanao, makita nyo, walang kakulay-kulay. Pero pagdating sa hapon, eh asahan nyo na yung mga malalakas na ulan sa iba't ibang lugar sa Visayas, maging dyan sa Mindanao, at yan, mga intense thunderstorm mga kapuso na pwedeng magdulot ng mga pagbaha. Posibleng magpatuloy po yung mga malalakas na ulan na yan sa Visayas at Mindanao hanggang gabi. Kaya maging I am ready sa banta ng baha o yung pagguho ng lupa. Sa mga taga Metro Manila, dahil mahina yung habagat, walang ulan sa umaga. Ito, hapon na ito. Launa, pagdating ng hapon hanggang sa gabian, eh inaasahan yung mga posibleng thunderstorm mga kapuso sa maraming lugar dito sa Metro Manila. Magiging maalong pa rin dyan sa mga probinsya o baybayin ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, dyan sa May La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, kasama yung Lubang Island at saka dyan sa May Kalayaan Islands. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Salamat, Mang Tani. At abangan! Ang mga problemang kinakaharap pa rin ng ilang paaralan sa pagbabalik face-to-face classes. At ang handog sa mga mag-aaral at magulang sa Navotas ngayong kaarawan ng ating kapusong totoo na si Tita Mel Tianco. Happy birthday, Tita! Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik po ng 24 oras.
Okay, marami nagtatanong, kailan ba, do you see yourself getting married soon? Kinikilig talaga ako, di ba? Ang hirap itanong. Nelson, the direct answer is, I don't see myself getting married soon. But ang dami kasing nagtatanong, siya, naniniwala ka ba sa idea of marriage? Yes, of course I do. But itong topic na ito, marriage, I think hindi siya minamadali. And some people, and I'm well aware sa mga nagtatanong, that who really wants to know kailan nga ba ang araw na yon. And ako, nilalaro ko na lang, hindi ko wala na akong masagot sa kanila, nilalaro ko na lang talaga yung sagot ko. Sometimes I say, siguro mga 60 years old, 70. Grabe naman ang 60 years old. It's because I'm just playing around. I'm playing around with the answer. Wala pero akong masagot. Nakarating naman na sa'yo, di ba, yung chismis na kasal na raw kasi kayo? Ay, hindi po totoo yan. Pero I'm sure nakarating sa'yo yon. Hindi pa. First time ko narinig. Mm-mm. Kasi parang, you know, it's in the grapevine na parang kasal, kaya hindi sila nagmamadali, kasal naman na kasi sila. Yeah. Kung ganun man, pag nangyari yon, 'di ba? We're an open book. Of course. Also, you don't want to hide it, 'di ba? We also love talking about our relationship. So, yeah, darating tayo dyan. Ako naman, one thing is certain is seryoso akong tao and mahal na mahal namin ang isa't isa. Yun yung something that's guaranteed. And at nakikita naman ng maraming tao yon. So, wala naman kayong dapat patunayan doon sa area na yon. And yun nga, no more, I guess, no need to explain. It's more of, tingnan na lang siguro nila yung track record kung, di ba, alam mo yun? I know what you mean, yeah. It's not, alam mo yun, I think it's just something na, for conversation sake, wala namang pag-usapan. Tanungin kaya natin, kailan kaya tong dalawang ito? But, ayun eh, mahirap mag-call out ng certain specific date. True. I really don't know what to tell people. Yeah. Parang siguro pag if the time comes, siguro itatago muna namin. When the time comes, maybe I don't know. Maybe itatago muna namin. Then when we're ready, we will announce it. Just like our relationship noong nagsisimula kami, we didn't really tell people, though parang may mga speculation. Importante pero, sa'yo yun, ano, na parang i-enjoy mo muna yung privacy ninyong dalawa. I think, to be completely honest with the question, I think once it's out there kasi, whatever, hindi lang sa marriage, relationship, kung ano man yung pinagdadaanan nyo, you share something nice, you share something precious. Once it's out there, ang daling punteriyahin, ang daling targetin, ang daling, it's so easy to get the to take the happiness away once it's, ang daming elemento, parang ganun, ang daming elemento once you have it out there. So I think dapat pag ready ka na, pag parang bahay, pag solid na yung foundation ng bahay, hindi na yan guguho, parang one leads to another na. Yeah. Okay. But yes, to cap everything off, we love each other so much. And that's what's important. Ito po yung HSO generator natin. So, i-split niya po yung 2 parts of hydrogen tsaka 1 part of oxygen. Pag in-split niya na po, form of gas na po siya, hindi na liquid. Mas malakas na masusunog yung fuel natin. So, kahit konting apak mo na lang sa cylinder, nandun na yung power.
Ako po ay nag-i-install din po ng mga solar sa mga bahay. Eh, gusto ko po kasi mangyari yung eco-friendly free energy. Yung talagang hindi ka nagagamit ng gasolina. Convert niya po sa mataas na voltahe. Kasi ito po ang ating solar panel ay 250 watts na merong 40 volts lang. So yung pong ating battery ay nasa 60 volts. Mga kapuso, kaarawan po ngayon ng isa sa mga premyadong broadcast journalist ng bansa at ina po ng GMA Kapuso Foundation, ang ating kapusong totoo na si Tita Mel Tiangco. At gaya ng taon-taon na niyang ginagawa sa kanyang espesyal na araw, tuloy-tuloy ang pagbibigay niya ng serbisyo sa ating mga kapuso. At kabilang sa mga napasaya at nahandugan ng regalo, ang mga estudyante at magulang sa Navotas. Matinig sa pag-solve ng iba't ibang math equations ang 9 na taong gulang na si Myros mula sa Navotas. Kamakailan lang, nakapag-uwi siya ng 2 silver medal sa sinalihan niyang math competition sa Thailand at Hong Kong. Pero gaya ng ibang mga bata, mahilig manood at maglaro ng online games si Myros. Kaya ngayon, nakakaranas siya ng panlalabo ng mata. Malabo po eh, kasi po pag nasa malayo po, wala po ako makita, kaya po ginagano po pa. Napansin rin ito ng kanyang guro. Nung nasa online po kami, hindi ko masyadong napapansin pero nakikita ko parang kumukurap siya sa screen. Nahihirapan siyang basahin yung mga maliliit na salita. Tuwing buwan ng Agosto, ipinagdiriwang natin ang Sight Saving Month. Gayun din ang kaarawan ng ina ng GMA Kapuso Foundation na si Miss Mel Tiangco. Bilang selebrasyon, ang GMA Kapuso Foundation, katuwang ang Asia Pacific Eye Center, ay nagsagawa ng eye check-up, lecture kung paano mapapangalagaan ang mata at nagbigay ng libreng salamin sa mga mag-aaral at magulang ng North Bay Boulevard North Elementary School sa Navotas bilang bahagi ng Kapuso 2020 Eye Project. Pero bago nagsimula ang programa, dumaan muna sa COVID-19 antigen test ang ating mga beneficiaries sa tulong ng ClearBridge Medical Philippines. Lahat naman po sila ay negatibo. Dito, pinakonsulta na natin ang lumalabong mata ni Myrus. Sa pagsukat namin, medyo mataas yung grado yan. Ito dapat talaga salaminan habang maaga. Every 20 minutes, look 20 feet away, kahit 20 seconds lang. Dahil mabilis mapagod ang mata pag parati nakatitig sa malapit. Nagkaroon din tayo ng munting salo-salo kasama ang ating beneficiaries. Hindi lang yan, nakatanggap rin sila ng hygiene kits at vitamins mula sa Rayer Generics and Velusa. Nagpapasalamat po tayo sa GMA Kapuso Foundation at sa partners nito. Tita Mel, maraming salamat po. Maligayang kaarawan. Happy birthday, Tita Mel. Salamat po sa binigay ninyong salamin. Gagamitin ko po yun sa pag-aaral ko. Maaari magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuano Lulier. Pwede rin online via GCash, PayMaya, Shopee, Globe Rewards, Metrobank Credit Card at Lazada. Pinuri po ni Pangulong Bongbong Marcos ang nakamit na karangalan ng mga pambato ng Pilipinas sa 2022 ASEAN Para Games. Isang patunay raw na hindi hadlang ang anumang kapansanan para makamit ang tagumpay. Makitamang po muna tayo kay Chino Trinidad. Mula sa isang nangangapang differently challenged swimmer noong 2014 palarong pambansa, double gold medalist na sa ASEAN Para Games si Marco Tinamisan, nakasama ng main bulk ng Philippine contingent na bumulik
mula sa 2022 ASEAN Para Games sa Indonesia. Gusto ko po tayong makasabi yung ano, yung bilang maging inspirasyon po ng isang ng lahat ng ano, lahat ng Pilipino, lahat ng mga kabataan. Ng mga kabataan, no? Tsaka yung mga kailangan ko po ma-achieve ng mga pangarap sa buhay ko po. Tatlong ASEAN Para Games gold naman ang inuwi ng isa ring swimmer na si Angel Otom na pinanganak na walang mga braso. Kanino mo yan inaalay? Sa parents ko po. First of all talaga sa parents ko kasi sila yung tumulong sa akin na mapunta ako dito. Palagi ko sinasabi sa kanya, maging mabuting bata ka, maging inspirasyon ka sa mga kapwa mo bata, hindi lang sa mga batang may kapansanan, sa mga bata na lulugmok. Pamilya rin ang inspirasyon ng athletics double gold medalist na si Sandy Asusano. Next ko po na makapunta po ako ng ano, Paralympic at mag-medal po doon. Dalawang ginto rin ang napanalunan ng ating top wheelchair truckster na si Gerald Mangliwan. Yung result kasi, naniniwala ako doon na ano na darating yung result na yan basta ano lang, i-push mo lang yung sarili mo. Ang chess team nakapanalo ng 10 gold medals sa pangunguna ni FIDE Master Sander Severino na 4 na ginto ang hinakot. Yung magbigay ng karangalan para sa bansa natin, mag-inspired ng mga maraming Pilipino. Pawang mga Pilipino ang nagtapos ng gold, silver at bronze sa men's chess B2 standard. We are always committed to deliver results and sabi po namin malaking karangalan to for our country. Natutugtog yung flag mo, yung national anthem, i-raise yung flag for above all kung ano, above all countries. Napakasaya po talaga. Sa kabuuan, 28 golds, 30 silvers at 46 bronze medals ang nakuha ng ating pambansang koponan. It's more of the heart kasi pang isang atleta ka, the passion is there. And you will only want to do your best to be able to give glory to God and honors for the country. Chino Trinidad Acaduto, 24 Oras. Susunod! At ang husay sa ice skating ng mga Kapuso star na bibida sa bagong serya ng GMA, Frozen Love, sa pagpapatuloy ng 24 Oras. Are COVID-19 vaccines safe? What is climate change? Because information is crucial, we're giving you all the facts that you need. Anong mga lugar sa Pilipinas ang COVID-free? Introducing Me to Me, a weekly explainer series from GMA News and Public Affairs. Here's what you need to know. Here's what you need to know. Here's what you need to know. Watch Me to Know, available on GMA News Facebook page and our YouTube channel. Please mind the gap. Xin xiao xin kong xi. Berhati hati di ruang platform. Kasi kami ng class presentation and ako yung nag-voice over dun sa kunyaring radio commercial namin. Ito yung napili kong career kasi it's very fun and fulfilling. Alam mo yun, merong certain kilig every time I hear my voice na nagpa-play sa commercials, the telephone system, and other platforms. To order, press 1. For follow-up and other concerns, press 2. Mahirap kasi dun sa audition, kailangan may patience ka, tapos rejection proof ka rin. Kasi sa 10 i-audition mo, maswerte lang may isang mag-reply na na-shortlist ka o natanggap ka.
nag-message sa akin dun sa Facebook page ko na Voice Over Flowers. Nagre-request siya ng TSA or Public Service Announcement para dun sa barangay nila. Gusto mo bang tumikim ng mainit-init? Nandito na ang Jay Porter's Mami Paras, ang kapartner mo sa araw man o tag-ulan. Lumit-lumit, 160 ang kilo. 160 ang kilo. 160 ang kilo sa karneng manok. Bulad-bulad-bulad, tag-binti ang putos. Lain-lain klase, nabuntayin na mo, amaw o buyab, pilit na! Nakakatulong siya kasi kapag kami kasi mag-record sa namin, medyo basag yung boses namin. Umami talaga yung benta namin kasi nagagandahan sila sa boses. This is my voice one day in the recording studio. And this is my voice 1 month in the recording studio. And this is my voice 1 year in the recording studio. Sa mga aspiring voiceover talents, yung unang-una ko talaga na ina-advise is to have the right mindset. Sa Western country na yung mga babae nagtatrabaho sa mga panglalaki like mga operator, tractor. Many years ago. Tapos pagdating ko po dito like 2 years after nag-divorce na po kami. Tapos tsaka dito na din po ako naghanap ng trabaho, nagsimula ng bagong buhay. Yung ginagawa ko po sa farm na aararo po ako sa field. Yun po talaga yung pinaka-main na trabaho ko sa dito. Tapos nagtatanim din po ako ng soya at saka nag-seedling ng eggplant, red bean. Labing dalawang araw po bago ang pagbabalik ng face-to-face classes sa mga pampublikong paaralan, problema pa rin daw ang kakulangan ng classroom sa ilang eskwelahan. Mismong Department of Education, aminadong may congestion o sobrang dami ng mga estudyante sa ilang rehiyon gaya po ng Calabarzon at Metro Manila. At nakatutok si Chino Gaston. Halos 19,000 ang mga estudyante dito sa Batasan Hills National High School sa Quezon City. Posible raw na dumami pa yan habang papalapit ang pagbubukas ng klase. At pagkasyahin lang sila sa 120 classroom ng paaralan. Dahil sa kakulangan ng silid, kailangan daw hatiin ng school administration ang karamihan ng mga 63 square meter na classroom sa dalawa. Ang resulta,
31.5 square meter na classroom kung saan pagkakasyahin ang 22 hanggang 30 na mga estudyante. 44 ang average na estudyante sa kada section dito. Kalahati ay papasok ng 3 araw para sa face-to-face classes at 2 araw mag-o-online class sa ilalim ng blended learning system. Kahit ang faculty room, kulang din daw. Kaya ang maliit na silid na ito lang ang nagsisilbing faculty room ng 30 guro. Kailangan ko 198. Ang instruction, ang room ko lang ay 120. Talagang shortage. Talagang kailangan ko ng rooms. Ibig sabihin, kailangan ko ng building. Kung dikit-dikit ang mga estudyante, paano na ang pagsunod sa health protocols? Lalo na't sabi ng Okta Research, asahan ang pagsipa ng COVID cases sa pagbabalik ng face-to-face classes sa mga paaralan. So basically, hindi na natin. Hindi, yung 30 na ilalagay mo dun sa isang room na hinati na 31.5, wala na yun. Dikit-dikit na shoulder to shoulder na yun. Ando dun pa rin yung basic protocol, katulad ng face mask, scanner, alcohol, tapos hand wash, tapos may isolation room. Ang Department of Education aminadong may congestion o sobrang dami ng mga estudyante sa mga pampublikong paaralan sa Calabarzon Region at maging sa Metro Manila. May budget na raw para sa 2023 para sa karagdagang mga classrooms. Pero sa ngayon, may mga schools na reported na mga 68 students pa per classroom. So ang unang strategy po natin dyan is really to implement shifting schedule sa kanila. Hopefully mga 2 shifts lang. Kung hindi talaga kaya, then doon tayo magtatatlo. But right now, yun yung iniisip po naming strategy dyan. Shifting para kahit po na overcrowded, maiwasan natin yung overcrowded, para as much as possible, meron pa rin physical distancing yung mga bata. And then of course, there's always the option of blended learning. Sa datos ng DepEd, aabot na sa 18.6 million mula sa inaasang 28 million ang bilang ng mga nagpa-enroll sa mga pampublikong paaralan. Posibleng tumaas pa raw ito sa mga darating na araw. Ayon sa grupong Alliance of Concerned Teachers, bigo ang nakarang administrasyon na punan ng mga kakulangan ng classroom na problema na bago pa tumama ang pandemya noong 2020. Problema raw ito lalo dat gustong magpatupad ng physical distancing sa mga silid paaralan bilang pagsunod sa minimum public health protocols. Yung kapuna-punangan dito ay yung sa observations mismo ng COA, no, na yung pinondohan for 2021 na magkikita 11,000 classrooms na for repair ay 2,000 lang, no, yung natapos nila. Idagdag pa dyan, no, yung sinasabi dito na out of 8,000 plus na additional classrooms ay isa ay 7,000 lang, no, yung under construction, at yung may 1,000 ay hindi pa nasisimulan. Kasama sa mga minamadaling ayusin ng DepEd ang mga temporary learning spaces sa mga paaralan na sinalanta ng lindol sa North Luzon, particular sa Ilocos Region at Abra. Delikado pa rin naman pag-open dahil nga may mga dengue. So sa ngayon po, it will be walled, may roof po siya, and it has to be well ventilated. And the maximum amount to be spent per each TLS as per guidelines would be 180,000 pesos. Chino Gaston Nakatutok, 24 Oras. Bukod sa paaruga ng pamilya at mga kaibigan, mahalaga rin daw ang tuloy-tuloy na pag-inom ng gamot sa mga pasyente na humahanap o humaharap sa problema sa tinatawag na mental health. Para tugunan ng mahal na gamutan, may handog na libreng gamot ang isang lokal na pamahalaan. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. 22 years old pa lang si Amanda, tinya tunay na pangalan, nang ma-diagnose na siya may problema sa mental health. Na-hospital nga raw siya at neresetahan ng gamot. Pero bumabalik-balik daw noon ang kanyang sakit dahil hindi siya nakakainom ng gamot. Kaputol-putol po yun. Kasi dahil dahil wala pong pera po. Mahal po ba yung mga gamot na nareseta sa inyo? Mahal na po sa amin yun kasi lamang kayo mga trabaho. She has bipolar disorder. She has history of depression. She's one of my regular patients and very ano siya, she's very compliant sa kanyang follow-up. Nasa pangangalaga ngayon si Amanda sa isang mental wellness access hub sa Quezon City kasama ng 14 na pasyente. Itinatag ang mga hub sa bawat distrito ng Quezon City bilang bahagi ng community-based mental health program ng lungsod. Isa lamang ito sa mental wellness access hub sa Quezon City kung saan dito pwedeng makakuha ng libreng gamot ang mga pasyente. Kailangan lamang nilang dalhin ang prescription ng doktor at kanilang consent. Ang serbisyong ito bukas sa mga residente ng Quezon City. Ayon sa mga doktor, may kamahalan talaga ang mga gamot kaya marami ang nahihinto sa paggamot.
Marami daw may symptoms na diagnosed na, na-treated na sa hospital, na bumabalik ang symptoms dahil hindi na itutuloy yung kanilang maintenance medicine. Compared to other medicines, it's a little bit more expensive. Yeah. Kaya yung iba, they cannot complete their monthly. Thousands of pesos din syempre ang spend nila monthly. Kaya si Amanda, labis na ikinatuwa ang libreng gamot. Malaking bagay po kasi hindi po natitigil, ganun. Kasi masama po yung natitigil, babalik ka na naman sa number one eh. Maayos po kasi nami-maintain po. Hindi na po ako irritable, hindi na po magagalitin, ganun. Hindi na po ako natatakot, hindi na ako nakaka-imagine ng mga nakakatakot. Dagdag ng mga doktor, bukod sa gamot, kailangan rin daw ng mga pasyente ang pag-aruga ng pamilya at maalis ang stigma na lalo raw nagpapalala sa karamdaman ng mga pasyente. Marisol Abdurrahman, Nakatuto, 24 Oras. Almost 10 years ka na in show business, almost yes. 10 years as an actress. And you're not just an actress, you're also a singer. Meron kang gold album, diba? Yes, yes. Imagine that. So parang we can see talaga, based on your resume, diba? Na once you put your mind and heart into something, you will really do it well. And it's, diba, you graduated cum laude from University of the Philippines. So, at that time, you were already working, di ba? Nag-artista ka na nung time na yun. So, wasn't it difficult for you to balance all that? It was very difficult. Kasi nung time na yun, I was doing a few teleseries. So, yung gagawin ko, isisiksik ko yung 18 units sa dalawang araw. And then sometimes, papasok ako sa school na galing pang taping, like nakakap ako ng 5 a.m. tapos class ko 7 a.m. So, sabi ko, what is sleep? So, papasok ako sa school na gano'n. And tinatanong ko nga dun sarili ko, kaya ko ba to? Pero for some reason, I guess passion and heart would always prevail when you wanna do something. And up until now, medyo iniisip ko, ano, ginawa ko pala yun, no? Pero di ba course mo sa UP was broadcast communication? Nag-start ako as accounting. With wow. Accounting. Ang layo. Ang layo eh. You graduated broadcast communication. Nung pumasok na ako into, I think the reason why I moved to broadcast communication was because yung mga experiences ko back then, parang pinapag-host nila ako for a morning show. They gave me the opportunity to continue hosting for the anime channel and for even for NCAA. So, I did like a couple of things na hosting. Tapos sabi ko, I really like hosting. So, inaral ko yung broadcast communication para in front of camera, behind the camera, alam ko, kabisado ko yung production. Does this mean na parang may chance na you might wanna get into, public affairs or doing the news or something like that? Previously, no, back in college, that was the plan. Kaso, eventually, I guess God gave me the perfect path na mas passionate ako about, which is, yun nga, more hosting into mga niche na mga shows or mga shows na more into lifestyle, yung mga ganun na mga classing type of programs. And siguro din yung sarili kong, kasi also live stream on Facebook eh, minsan nag-hit nga ako ng yung mga 10,000, 11,000 viewers concurrent. So, ginagamit ko yung natutunan ko doon sa broad ko. Yung tipong, bago ako mag-start ng stream, gagawa na ako ng content, or bago ako mag-start ng stream, I would study some facts about the game or think about what is the most interesting part of the game na pwede ko i-share sa viewers or what would get them hype. Kasi gusto ko talaga pag nagsistream ako or when I make videos, alam mo yung na-entertain mo and hindi mo sinasayang yung oras sa mga bawat tao.
Wow, spoken like a true comm graduate. Diba last time nag-usap tayo, nasa millions na ang followers mo. And how's your following now? I'm sure it continues to grow. Yes, Ate P. So actually, ilang milestones yung tinawid ko since the last time we spoke. So the last time we spoke is around 3.1 million. Ngayon nasa 3.3 going 3.4 siguro in a bit. Kasi nasaan na siya eh? 3,390. And then before, I think the last time we spoke, siguro yung mga pinaka-milestone ko. So right now, nasa 3.3. Hindi ko kabisado na rin eh. Parang 3.39. Wow, this is on YouTube or? On Facebook. On Facebook. And then, nag-grow na rin ako into other platform. Naging super active na rin ako sa Twitter and their spaces. As wow. Well as sa iba't ibang mga, pati sa TikTok. So, TikTok, medyo nagba-viral ako recently sa mga cosplays. Kaya I am always motivated na mag-upload ng panibagong cosplay. Kasi last time meron akong cosplay na ginawa lang namin for just a few days. Tapos in-upload just ko lang. Just a few days? Parang tagal na. Just a few days. Siguro mga 4 days na namin ginawa yung costume. So nagulat ako na parang in just a few hours, umabot na siya agad ng parang 300,000 views. Tapos umabot na 600,000. So sa Facebook, parang 700,000 views na mga video. So, wow. Kaya din siguro, I've been non-stop making content every day para to keep. Problema pa rin daw ng ilang guro sa lalawigan ng Abraham Pinsalang iniwan sa mga paaralan nung nangyaring lindol. Pagtitiyak naman ng Department of Education doon, tuloy-tuloy ang pag-aayos ng mga nasirang pasilidad. Nakatutok si Salima Refrang. Nagkasira-sirang kisame at malalaking bitak sa pader. Ilan lang yan sa mga pinsalang tinamo ng gusaling ito sa Bangged North Elementary School sa Abra matapos ang magnitude 7 na lindol nitong Hulyo. Dahil hindi na raw ligtas na gamitin ang gusali, doble dago ang kinakaharap ngayon ng mga guro. Bukod daw kasi sa paglilipat ng gamit pabalik sa luma nilang paaralan, malaking problema din na ang kanilang lilipatan, sira-sira ang bubong at kisame. Wala rin daw dibisyon ang bawat silid. Noon, ang hirap naming i-transfer dito yung mga gamit namin. Tapos ngayon, ang hirap na naman. So, hindi namin alam kung paano namin gagawin yung, kasi sabi nila full face-to-face ang klase. Ayon sa DepEd Abra, tuloy-tuloy ang pagsasaayos na aabot sa 135 paaralang naapektuhan ng lindol sa probinsya. Ang tayang halaga ng pinsala, aabot daw ng 244 million pesos. 300 classroom daw kasi ang totally damaged, habang halos 700 naman ang nagtamo ng major damages. Sa ngayon, pansamantala daw munang ipatutupad ang hybrid learning modality sa mga lubos na naapektuhang paaralan. Pero pagdating ng Nobyembre, inaasahan daw nilang makasasabay na ang lahat ng paaralan sa probinsya para sa full implementation ng face-to-face classes. Sa pulong ng House Committee on North Luzon Growth Quadrangle, sinabi ni DepEd Assistant Secretary Francis Cesar Bringas na karamihan naman daw sa mga paaralan sa Cordillera Administrative Region ay nakitang safe para sa face-to-face classes. Doon sa mga nakitang hindi ligtas, inaayos daw ang pag-repurpose ng mga gym at may koordinasyon na rin daw sa UNICEF para sa pag-supply ng mga tent. Sa ngayon, wala pa raw pondo ang ahensya para tugunan ang kakulangan sa classrooms dahil naubos na umano ang 2 bilyong pisong quick response fund para sa 2022. For the funding, which is very important, we are of course in consultation with the DBM and the DILG and the Department of Public Works and Highways last week. Regarding the request for funding for the damaged classrooms, since we have limited funds for the quick response fund for 2023, including our repairs and new construction budget for 2023.
Sa Talisay City, Negros Occidental naman, kalbaryo ng mga estudyante ang malayong lakaran para lang makapasok sa eskwela. Gaya ng magkapatid na John Ray at Jerry na halos 6 na kilometrong nilalakad at 2 sapa ang tinatawid. Pahirapan pa daw kung maulan dahil madulas ang daan. So na, ang sila ko, basa pa kapuli, balo lang makaputi, pastik. May kaputi lang yan, malakat sila niya. Ang wala mistra, balik eh. Sani Marafra, nakatutok, 24 oras. Alam daw po ng Department of Education ang kalbaryo ng ilang mga estudyante kailangan maglakad ng malayo, makarating lang sa eskwelahan. Plano raw nilang dagdagan ang tinatawag na maintenance and other operating expenses ng ilang paaralan, lalo na yung mga nasa malalayong lugar. Sila na raw ang bahala kung paano ito magagamit para makatulong sa mga estudyante. Pero alam naman daw nilang infrastruktura ang pinakakulang doon. Nakikipag-ugnayan din na raw sila sa Department of Information and Communications Technology, kaunay sa tinatawag na connectivity sa malalayong paaralan. Itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos si Arnel Ignacio bilang bagong administrator ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA. At bago maupo sa kanyang posisyon, nagsilbing OWA Deputy Administrator si Ignacio sa Administrasyong Duterte. Naging Assistant Vice President din siya ng Community Relations and Services Department ng PAGCOR noong 2016. Papalitan ni Ignacio si outgoing OWA Administrator Hans Kakdak na magsisilbi namang Undersecretary ng Department of Migrant Workers o DMW. Maupo naman bilang Undersecretary for Licensing and Adjudication si POEA Administrator Bernard Olalia. Mananatili siyang Officer in Charge ng Philippine Overseas Employment Administration o POEA hanggang sa tuluyan ng mabuo ang DMW kapag naaprubahan na ang 2023 budget. Star-studded ang launch ng mga librong naglalaman ng screenplay ni National Artist for Film and Broadcast Arts, Ricky Lee. Kabilang sa mga nagbasa ng excerpts mula sa mga screenplay ni Lee, sina Direk Gina Alahar, Aisel Santos Zambrano, Alan Dizon, Agot Isidro at Judian Santos Agoncillo. Naglalaman ng screenplay ng mga pelikulang Brutal, Moral at Karnal ang Volume 1 ng aklat. Nasa Volume 2 naman ang screenplay ng Salome, Cain at Abel at Himala. Ongoing na rin daw ang paggawa sa Volume 3 at 4. Sobrang tuwa raw ang naramdaman ni Lee habang pinakikinggan ang delivery ng lines ng mga inimbitahang aktres. Pagkatapos ng script reading, ibinigay sa CCP Sinimalaya ang mga aklat na tinanggap naman ni Sinimalaya President Laris Guillen. Ang sarap-sarap sa pakiramdam na parang yung mga trabahong sinulat mo noong 1980s pa, nang tagal-tagal na, ginagawa nila ngayon, binibigyang buhay na para bang napaka-contemporary pa rin ng mga characters at ng mga sinasabi nila. So yun, masarap sa pakiramdam. Up next, Ashley Ortega at Rian Lim ibinahagi ang kanilang paghahanda on ice para sa bagong serye na Frozen Love. Non-stop ang pagtutok dito lang sa 24 Oras. Nah, di tahun 2015 terjadi krisis di mana anggota bank sampah belum banyak dan pemustaka atau yang datang ke perpustakaan menurun. Sehingga di tahun 2016 dengan kita dimodali motor roda 3 dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga dan buku-buku dari Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Purbalingga serta Provinsi Jawa Tengah dan Perpustakaan Nasional, kita mencoba mengkolaborasikan, menjalankan kedua-duanya dalam satu kegiatan. Ya.
lihat-lihat lingkungan kita kalau banyak sampahnya kotor. Jadinya nggak sehat, gitu. Makanya cari sampah buat meminjam buku. Ada orang-orang di sekitar kita, di sekitar wilayah desa kita itu yang belum peduli pada sampah. Lah itu mungkin jadi sasaran kami. Karena saat ini sasaran Nima Pustaka tidak hanya satu desa, tetapi sudah lebih luas lagi. Kalau bisa kita mengajak warga masyarakat seluruhnya untuk lebih peduli lagi kepada lingkungan dan literasi. Harapan saya ke depan, mari bersama-sama kita menanamkan budaya baca sejak usia dini untuk menghindari bahaya dari dunia digital. Kemudian kita harus bertanggung jawab kepada sampah yang kita kelola untuk mengurangi pemanasan global, menyelamatkan bumi dari sampah. Terima kasih. Sa amin, hindi planado yun. Para sa amin is to entertain people lang good siya. Para more people to cheer. Muna na siya, muna good siya. Para maging masaya, tapos yung mga live audience, yung crowd nila, hindi namin in-expect. Kung ano ang kaya ng lalaki at kaya ng babae, both side kaya ng LGBT community. Hiniling ni Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere na amyendahan sa Kongreso ang umiiral na COVID vaccination program law. Ani Vergere, mawawalan daw kasi ng bisa ang mga probisyon ng batas na ito kapag natapos na sa Setyembre ang state of calamity na dineklara dahil sa COVID-19. Nakaangkla raw kasi rito ang Emergency Use Authorization o EUA ng mga bakuna kontra COVID-19, gayon din ang Emergency Procurement at Pagkontrol sa presyo ng ilang bilihin dahil sa pandemya. Sabi naman ni Senate President Juan Miguel Zubiri, pag-uusapan daw ito sa pagdinig ng Senate Committee on Health sa Lunes. Madali lang daw itong magagawa ng Senado kung extension lang daw ang hinihingi. Malawak ang clearing operations ang isinagawa ngayon sa lungsod ng Cebu. Kasunod yan na matinding pagbaha roon itong mga nakaraang araw. Nakatutok si Alan Domingo ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Pinagigiba ang mga bahay sa kilid ng sampa sa barangay Mambaling sa Cebu City dahil ayon sa lokal na pamahalaan, delikadong tirhan ang lugar lalo na kapag maulan. Nalinis na ang gilid ng sampa pero may mga naiwan pa sa ilalim mismo ng tulay. Si Rodel Inubisa, 13 taon na ang nakatira sa ilalim ng tulay kasama ang pamilya. Hanap buhay na niya ang pangunguha ng buhangin. Sang-ayon naman siyang umalis dahil sa nakitang panganib sa kanilang buhay. Isa pa sa mga nakatira dito si Leticia na namatayan ng ina matapos mahulog sa sapa. Kung talagang paalisin daw sila ng gobyerno, uuwi na lang daw sila sa Leyte. Sabi ng chairman ng Cebu City Flood Control Program, ang malawakan nilang clearing operations ay para sa kaligtasan ng mga residente. Wala rin daw silang pinipili. May mga giniba na nga araw silang bahagi ng malalaking istruktura na nasasakop ang sapa. Gigibain din nila ang iba pang nakatayo sa 3-meter easement zone ng sapa.
Sabi ng opisyal, 70% ng mga residente ay nabayaran ng tig 35,000 pesos bilang kapalit ng paglisan sa lugar. Ang ibang hindi tumanggap ng pera ay bibigyan ng relocation. Atong pagatukuron ang mga MRBs, no? Diin adto na sila permanenteng mahimutang. Ang naranasang pagbaha nitong nakaraang mga araw, inilalarawan ng ilang environmental group na epekto na ng climate change. It's good to have this easement setback zones already na dapat i-clear na to, ang kaning mga area. It is done, as I said, na humanely na ay pagproteher sa ilang katungod. Sabi pa ng opisyal ng CCDRRMO, isa pang malaking dahilan ng nangyaring pagbaha sa lungsod ang pagbara ng mga basura sa daluyan ng tubig na dapat ring solusyonan. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, ako si Alan Domingo, nakatutok 24 oras. Literal na kilig to the bones ang dapat abangan sa bagong serye na Frozen Love kung saan bibida sina Ashley Ortega at Cian Lim. Iikot ang pag-iibigan ng dalawa sa mundo ng ice skating. Ang kanilang paghahanda on ice sa chika ni Katatibayan. Edges, spins, at jumps. Ilan lang yan sa tricks na mapapawaw ka sa bagong serye na pagbibidahan ni Ashley Ortega na Frozen Love. Kwento ni Ashley, passion daw talaga niya ang mag-ice skating, kaya laking pasasalamat daw niya na mabigyan ng acting project na may kinalaman sa kanyang favorite hobby. When I found out na magkakaroon ako ng project, halos maiyak-iyak ako noon because aside from getting a huge break from GMA, it's about figure skating pa, which is like a dream role of mine ever since I started showbiz. And I remember before, people would always ask me, what's your dream role? Sinasabi ko, figure skating. And I never expected in a million years na matutuloy siya. Bilang paghahanda, araw-araw siya nagsasanay sa ice skating rink kasamang leading man niya sa show na si Cian Lim. Marunong raw mag-ice hockey si Cian, pero tila bago ulit sa kanya ang lahat ng training sa ice skating. Kahit challenging, todo push si Cian. It's a whole new playing field. I don't want to let people down. I think it's kind of like riding a bike in a way. Yun nga, parang rin pagsakay ng motor na parang you really need to spend hours, walang shortcut. I just want to be the hardest working person in the room. Hindi pa man nagsisimula ang taping. Close na raw agad sina Cian at Ashley na nagkakilala lang noong GMA Thanksgiving Gala. Super sweet and super humble. I mean, wala yung feeling na, wala yung star, even though he's like a star na Cian Lim. Like, parang hindi ko naramdaman sa kanya yung intimidation. Parang he's very friendly. Ako ngayon nahihiya mag-train sa harapan mo eh. Makakasama rin nila sa Frozen Love ang showbiz newbie at professional figure skater na si Sky Chua. I've been skating po for about 11 years now. And I've been training abroad, like in Thailand, China, and recently lang po sa US. So, usually I train 6 times a week, so training's hard. Dapat daw abangan ng fans ang project na ito dahil bukod sa storya, maaliw rin daw ang mga kapuso sa mga kakaibang moves nila sa rink. The story is gonna be a love story. But I think what makes it different and what makes it unique sa mga viewers natin, sa mga kapuso viewers natin, is it's gonna be on ice. Katatibayan updated sa showbiz happenings. And that's my chika this Wednesday night. Ako po si Iya Adaliano. Sir Mike, Miss Vicky. Thank you, Iya. Salamat, Iya. Bago tayo magtapos, muli naming binabati ng isang maligayang kaarawan, si Tita Mel. Happy birthday, oo, Tita happy Mel. Birthday, salamat sa pa-blowout. Salamat, ha? Oo, kahit absent, present ang salamat, blowout. Salamat, hindi siya nag-absent. Kahit wala siya rito, present pa rin siya dahil may pagkain. At yan pong mga balita ngayong Miyerkules la birthday ni Mel Tianco. Ako po si Mike Enriquez. Ako po si Vicky Morales. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan serbisyong, totoo po lamang. At dahil hindi natutulog ang balita. Nakatutok kami, 24 oras.